lahat. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. At para ito ngayon, ito yung pinakamahalagang araw sa aming buhay na nakilala ko at na-meet ko ang una-unahang graduate sa elementary school, sa Hubay Elementary School, Ma'am Bernadette. Ano nga uli ang pinili mo ngayon, Ma'am? Si Zolka. Si Zolka. Ang hirap din kasi, ano? Si Zolka. Kasing hirap din ang kanyang pinagdaanan nung siya nag-aarap. So, ikwento, Ma'am, paano kayo nakarating, paano kayo simula dito sa Amerika? Hindi, no, kasi 1986, yung may-ari ng Manila Peninsula, in-offer na ako'y sasamahan ko yung asawa niya para mag-caregiver. Pero bago ko makarating, namatay. So, naghanap na naman ako ng isa, nag-offer na naman sa akin. So, nakapunta ko ito sa tourist. Tapos nung yung 1 year na yung visa ko, yun ang 1 visa na 1 year. Tapos, gusto ko na umuwi din kasi maliliit pa itong mga anak ko eh. So sabi, parang hirap kasi sa buhay, diba sa atin. Pero nagtatrabaho na ako sa ating medical center, nursing assistant ako doon. Tsaka pinag-aaral ako ng nursing kasi na-save ko yung medical director na si Constantino Pimalangan. Kaya binigyan ako ng inspirasyon ng nursing. So may opportunity, sabi niya, ano pa pang gusto mo? Gusto ko na akong makarating ng Amerika para ma-feel ko yung ice. Snow. So na-feel mo talaga? Na-feel eh. Nasa Texas ako nakarating. Walang snow. Walang snow. So, nung 1 year na binigay sa akin. So pagkatapos, magkawang 1 year, ang nag-ano ko, nag-investors visa ako. Kasi nag-TNT na ako. Investors visa. Ito ba pinikwento nyo lang para yung mga graduates sa Hubay? Para pag-asa na makarating. Mangarap sila. Huwag silang mawala ng pag-asa. Para, kasi gaano kahirap ng buhay. Sige, ikwento mo naman. May pag-asa talaga. Yung pag-aaral nyo doon sa Hubay, ano, ikwento mo naman. Ako, mag-aaral ko sa Hubay talaga. Maglalakad ako ng 3 hours from Kasiungan to Hubay. Kasi yun ang doon. Kasi grade 1, grade 2 lang yata ang ano namin doon. Grade 3 ang amin doon. Tapos grade 4, grade 5 nasa sa Hubay. Hubay na. Yeah, 3 hours maglalakad. Alas 3, gising na kami. Kami ni Narsing. Oo, Narsing Hindang. Oo, Narsing Hindang. Oo, nga. Kasi doon ako nakatira. Si Narsing Hindang yung tatay ni Cherry Lynn. Tatay Cherry Lynn. Oo. Oh, mabali magpinsan kayo. Actually, may, yun talaga ba yung mga mother talaga? Oo, nga ba yung sa ano ba talaga? Kasi nga, siyempre, may story tayo yung ano natin, yung buhay natin. So, doon ako si minsan, kasi mahirap lang kami, wala kami pagkain. Kaya doon saan saan ako natutulog na may mag-offer sa akin ng makakain. So pagkatapos, yun, 3 hours bago pagkatapos, magbabalikod sa ako, manguha ako ng bayabas para ipapalitan ko ng papel. Oh my God. So tapos pag recess na, andun na yung mga ano ko, ang klase ko. Wala akong papel, walang lapis. Para lang ano, pero talagang sinita ko yung kapag-aral. Tapos kung magka-graduate, ako na yung graduation namin, yung kapatid ng lola ko, gusto akong ipakasal doon sa Mumbai ba yun, namimili na baboy, maraming pera. Eh, hindi na raw ako mag-aaral kasi daw, buti nga daw, marunong akong magbasa eh, magsulat. Sila nga daw, hindi. Kaya sabi ko naman, gusto kong makarating, makakita ng liwanag. Yun ang ano ko eh, gusto kong makakita ng liwanag, gusto kong natin mag-aaral. So, nung ipinapakasal ako noon, lumayo sa buhay. Kawawa naman yung Mumbai. Tumakbo ako. Tapos tama-tama, mga March yun. Tapos yung lancha. Yung lancha, paalis na. Kasama, nandun yung mga teacher. Kasi mga teacher natin doon, wala pa tayong teacher. Yung galing ko ng Tacloban, galing ng Tagbian, galing kung saan-saan sila doon na sa atin. Tapos paalis na sila. Tapos,
naka-apak lang ako. Damit ko, ano, kasi takbo ko from 3 hours, galing tinakbo ko talaga yun. Naglayas ka nito? Naglayo ko, kasi tama-tama, nandun sila, paalis sila. Sumakay ka? Kampay ako ng kampay, sabi ko, tayo niyo ako, tayo ako. Tapos yung bundo ba, yung itanakasin na, kasi angkla, kasi tatakbo na yung ano, yung lancha. Tapos tama-tama nakita ko ng mga teacher, sinigus ka na po. Sa tagluban na yun. Sabi niya, si ano to, si Goya, kasi pero may balak na ako. Ayun, tapos yun, dinala ko doon. Basang-basang kasi umubog na ako eh. Kasi malalim na sila eh. Tapos, talaga? Oo, umubog ako. Tapos binigyan na nila ako ng tatlo. Tapos pagdating sa Tacloban, nakita ko na yung inamin ko yung city dyan sa Tacloban City. Yung anak niya kasi yun. Lydia Pedrosa. Yun ang pag-aaral na sa akin. Yung grades, first year. Yan ang first year, Assumption Academy. Assumption Academy, scholar ako doon kasi valedictorian ka, wala kang bayad. Pagdating ko lang. So nagtapos ka sa elementary sa Hubay as valedictorian? Oo. Nung natapos, yun. Nakaano ko, sa first year lang tinago doon sa ano? Sa Tacloban. Sa Tacloban. Nagpunta na ako na Maynila. Ano, no? Ikaw din. Ano, no? Ha? Lakasan ko boses ko? Lakasan daw ang boses ko. Kasi daw, nire-record natin to para sa mga kabataan sa Hubay. Oo, lakasan daw yung boses natin. So, yun lang. So, bali, nakagraduate ka ng first year high school. Pumunta kang Maynila? First year high school lang ako doon sa Tanawan Leyte. Tanawan Leyte, oo. Tapos muna ako ng Maynila. Maynila, doon ka na nakipagsapalaran ulit. Oo, nakipagsapalaran ulit. Laro yung recto high school. Night duty. Night duty. Tapos nagpatagulong ako. Natapos ako. Guidance counselor. Kasi wala akong matinan. Maynila, tapos ano. Kaya nakikip sa akin kung wala kang gusto lang kang matinan. Sabi niya, sige, mag-night duty ka na lang. Nag-night schooling. Tapos sa araw, saka ka na ba? Tapos ang ginawa ko noon, taga-hapid ng anak niya, taga ano ng ano sapatos, taga ano ng sintas. Ano ba yun? Taga-tali ng sintas ng anak niya. So, at saka yun, natapos ko rin yung high school. So natapos mo yung high school and then na-proceed ka sa college? Tapos, na-proceed na ako sa college. Ready na yata yung, okay. Can you pitch menu? Yes. One pitch menu? Yeah. We will proceed it later.